Magluluto tayo ng ginataang tulinan. Kasama niyo yung balat ng bawang para mas mabango at mas malasa. Paminta. Asin. At yung ating tulingan, na-prepare ko na to kagabi. Hindi ko naginisa yung sibuyas, bawang, luya para hindi masyadong mamantika ang ating ginataang tulingan. Asin ulit. Paminta. Lagyan natin ng talong para mas masarap, may gulay. Sili. Ito ang masarap sa ginataang tulingan. Lagay na natin yung rice milk o yung unang pinaghugasan ng bigas bago natin lagyan ng gata. Ayun, kumukulo na siya. Ang bango-bango ng amoy. At the same time, lagyan natin ng dahon ng malunggay para mas healthy lalo. Sarap. Pwede na nating ilagay yung pure gata. Pwede na natin haluin muna para yung gulay sa ibabaw ay maluto. Ang bango-bango na niya. Same time, wag na natin siyang tatakpan para maglapot yung sabaw at magmantika yung gata. So ayan, nanunuyot na yung sabaw. So luto na yan. Pwede na tayong mag-repack na. Patay na natin. Luto na rin yung ating kanin. So, tapos na naman tayo mag-repack mga ka-salt and pepper. So, ang order natin ngayong araw ay ginataang tulingan. So, ito ay 70 pesos lang. Ready to eat na yan. At microwavable food container pa ang aking lagayan. Madali lang mag-order, guys. So, PM mo lang ako at re-replyan kita agad. You know.